Pero ito pong napatakbo akong gobernador, aaminin ko po sa inyo, ako po ay nagtumakbo sa ilalim po ng pink. Pero nang manalo po ako, nang manalo po si Pangulong BBM, ang katwiran ko po, iisang presidente natin. Ang presidente natin ay si Pangulong BBM. Kaya ako po sumusuporta buong-buo sa ating pong Pangulong BBM. At susunod po magsasalita ang ating butihing gobernador ng Camarines Norte, Governor Dong Padilla. Sir. Maraming salamat, Secretary General General Tuan Nelson. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali naman, Don. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po! Parang gutom na kayo. Medyo nakita ko na nga po yung pagkain kanina. Ako po ay mapapakilala sa inyo. Ako po ay ang accidental governor ng Camarines Norte. Pero bago po ang lahat, ang aking pong pagbati sa ating pong Pangulo, palapakan po natin Governor June Tamayo. Sa ating pong pambansang kalihim, General Tom Lanchon, palapakan po natin. At palakpakan po natin representative ng ating pungsap, si Secretary Leo Magno. Sir. At sa lahat po ng aking kapwa federalista, ako po ay si Dong Padilla. Ako po ay accidental governor ng Camarines Norte. Dahil walang kaplano-plano, dahil ang aking pong kapatid na si Robin ang dapat tatakbong governor ng Camarines Norte. Pero nung nalaman po ni Senator Robin kung gaano kalaki ang kailangan gagastusin para maging governor ng Camarines Norte, bigla pong nagbago ang isip. Ang nangyari po sa partido namin na walan po kami ng ulo. And last minute, dahil wala pong tatay yung gobernador, naobliga po akong tumakbong gobernador. Ngayon po, kanina, iniisip ko dahil ako po ay inatasan na magsalita, magbigay ng inspirasyon sa akin pong kapwa federalista. Alam ko po, within this hall, marami po ang nag-iisip, paano manalo sa politika? Pero siguro po, ang unang-unang iisipin natin, magkano ang kailangan para manalo sa politika? Alam niyo po, na ako po ay tumayo bilang kandidato gobernador ng Camarines Norte. Ang una ko po inisip, paano ko po kumbinsihin ang aking pong mga kababayan sa kabila ng walang pera ang aming pong partido? At alam niyo po, nang manalo ako bilang gobernador, naanyayahan po agad ako sa Camarines Sur para magsalita. At ang sabi po ng mga dinadnan ko sa Camarines Sur, Governor, paano ka nanalo? Parang ang hirap paniwalaan ng isang kandidatong hindi kumastos ay mananalo bilang gobernador. Sabi ko po, huwag po kayong mag-alala kung hindi ka panipaniwala na maging gobernador ang isang kandidatong walang pera. Dahil ako po mismo hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan paano ako nanalo. Pero alam niyo, maaari sa loob po ng bulwagan ito, dahil alam niyo po ang challenge kanina ni Carl, kailangan paramihin natin ang hanay natin bilang mga federalista. Nang sa ganun po, maisulong natin yung federalismo sa Pilipinas. Ako po, I fully agree with Carl.
hindi po magkakaroon ng tunay na pagbabago, lubos na pagbabago ang atin pong bansa kung hindi po mababago ang forma ng atin pong gobyerno. Alam niyo po, tatlong termino po akong naging mayor. Ang tingin ko po, mayaman po ang aming pong probinsya. Kami po ay biniyayaan ng Panginoon ng napakaraming mineral. Ginto, bakal, silver, silica. Sabihin niyo po kung anong mineral meron kami sa Camarines Norte. Pero naghihirap po ang aming pong probinsya. Dahil nakita ko po, napakaliit ang bumabalik na share sa amin. At ang kalakihan share po ay napupunta sa atin pong central government. Ako po, isang na taong naging mayor, napuputpot ang sapatos ko sa pabalik-balik sa Senado para manghingi na para kang tulubin ang hihingi ng proyekto sa atin pong mga senador. Halos hindi ka pansinin. Bibigyan ka ng appointment tatlong buwan. Bibigyan ka ng oras ng alas 10. Dadating ka ng alas 9. Haharapin ka ng alauna. Bibigyan ka ng 3 minuto para hingi ng lahat ng kaya mong hingin. Yan po ang papel natin bilang mga local chief executive. Pero kung titingnan po natin, ano po ba ang kahalagahan ng federalismo? Ito po yung pagbibigay ng mas malaking responsibilidad at obligasyon sa mas mababang antas ng gobyerno. Dahil alam po natin, we know what is best for us. Alam natin kung ano ang dapat sa ating pong bayan, sa ating pong probinsya. Kaya ako po bilang isang miyembro, alam niyo po, hindi ako magtatago sa inyo. Ako po ay isa sa mga pioneers po ng federalista dito po sa ating pong partido. 2018 po, binuo ang partido. Kasama ko po, kasama ako nila Kuya Oral Andal doon po sa Cavite. Binuo po ang federal Partido Federal ng Pilipinas. Tumakbo po ako bilang vice gobernador ng 2019 under the banner of PFP. Pero ito pong napatakbo akong gobernador. Aaminin ko po sa inyo, ako po ay tumakbo sa ilalim po ng pink. Aaminin ko po yan. Pero Bicolano po kasi kami, nag-uusap kami kanina ni Governor, Vice Governor Imelda Papin. Ang sabi niya po sa akin, naapektado siya dahil masyadong malakas ang claimor, masyadong malakas ang pressure ng mga Bicolano para suportahan si Ma'am Lenny. Kaya wala po akong nagawa kung hindi sumunod sa agos. Pero nang manalo po ako, nang manalo po si Pangulong BBM, ang katuwiran ko po, iisang presidente natin. Ang presidente natin ay si Pangulong BBM. Kaya ako po sumusuporta buong-buo sa atin pong Pangulong BBM. At sa pagkakataon po ito, pagpasok ko sa pintuan, nakita ko po ang dati ko pong mga kaibigan. Ang aking po pong nasabi, it is nice to be back. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.